Nahulog ko na makita ko po yung video, tumayo po yung mga balahibo ko at buhok ko sa grabing nakakasama na loob yung ginawa ng lalaking yon. May nag-order po at prenosis po ng JNT para i-deliver po doon sa kay John Von Cruz. Siya po bang nakapangalan doon sa order? Hindi po, sir. Ang nakapangalan po doon ay Mrs. po ni Sir John Von Cruz. Si Ma'am Meg Marie Joy Angkot. Yung pouch po, ayun po yung may bayad na 550. COD? Opo. Pinitaro po ko ng pakesa talaga sa nangyayari. Sa awas na mabalitaan ko, sir, na siya pinagbantaan nyo, sinaktan ulit. Tayo na kung sir magkalaban, sir, magpe-personalan tayo, believe me. Wala po. Pakialam, sir, kahit na gaano kalaki negosyante ka pa, I don't F-care. Ngayon pa. Maraming netizens po ang humihingi ng update regarding po dun sa na-ere natin noong May 23. YouTube video po nito, delivery boy na binasag ang labi. So kahapon, Idol Rafi, may good news tayo at kasama po ngayon ni Mary Cruz, yung ating reporter, na si Police Lieutenant Colonel Paterno Domondon ng Chief of Police po ng Santa Cruz, Laguna. Kasama niya rin po, Idol, si Sir Jonathan Rico, yung rider po natin. Magandang hapon po, Colonel Paterno Domondon. Colonel. Sir, so nakuha na po natin yung medical legal document. Yes, sir. Yung dati na sinabi niyo yung sir na i-follow up natin, nakuha din po natin araw na yun po. Good. Okay, kasi very important po yun sa pag-file ng kaso against dito po kay John Von Cruz. Na-file na po yung kaso laban kay John Von Cruz, Colonel, sir. Ngayon po, sir, pupuntan, kasamahan po natin si Sir Jonathan para i-file yung complaint po. Ikakaso po dito kay John Von Cruz, sir. Base sa mga sir, sir, physical injury po. Tapos okay. Depende na po sa appreciation ng fiscal kung ano pong degree, kung slight, less, or great po. Slight o serious nata sa ebidensya, ipapakita ang pagkakaintindi ko yung pag-heal ng sugat doon nata sinusukat ng piskal. Yan, okay, good. Now, Colonel, kasi nasabi sa amin ni Sir Jonathan, meron daw baril itong si Mr. Von Cruz. Na-check niyo ba kung lisensyadong baril po ito, Colonel? Pasensya na po, sir, ngayon pa lang po naalaman yung information na yan, pero i-direct po natin yan. Opo, kasi nga raw po, nagbibit-bit daw ng baril, so I just want to know kung meron siyang PTC. Kasi ang pagkakalam ko, ang NECB dyan, may karapatan na sila magbit-bit ng baril outside the residence, pero kailangan po nila ng PTC ata, tama? Opo, sir, tama po, sir. Gagawa po tayo ng verification sa PTO. Sa pangkalamin. Kaya after ng budget, mag-uusap natin, sir, magre-request po ako ng budget ng... Opo. Isa na lang po, Colonel. Ang kinakabahan po ni Mr. Rico dito, maging po kami, dahil may impluensya po itong tao at mayaman, kamag-anak pa ng isa politiko, although sinabi na ng politiko na hindi siya may kialam and we really appreciate it. Baka pwede natin bigyan ng seguridad, meaning pwede natin pasadahan po yung tinitirhan po ni Mr. Rico every now and then, kasama po yung barangay, para naman po hindi siya magkaroon ng takot at hindi siya ma-intimidate at tuloy-tuloy niya talagang pagulong yung kaso versus kapag nakita kasi niya, sir, na may gumagala-gala dyan, meron nagtatarong-tanong ng mga nakamotor, baka biglang umatras to. Opo, sir. Nagkapalitan naman na kami ng number, sir. From time to time, sir, kukumustahin ko na lang, which is ginawa na natin yung control. Kung nag-request po kayo naman, sir, yung loanet na ibutan yung lugar niya, sir, ng mobile natin, ginagawa po natin, sir. Ayun, sige po. Well, sir, sobrang thank you talaga, Colonel Paterno Domondon. Malaking tulong po yan para sa ating biktima, para maging kampante na po siya at hindi na po siya magkaroon ng takot. Sobrang thank you again, ha, Colonel, sir. Mabuhay po kayo, Colonel. Salamat din po, sir. Salamat din po. Opo. Makakasa po kayo ng tulong, sir. Salamin. Opo, Colonel. Saludo po ako sa inyo, Colonel. Sir Rico, ayan po, yung PNP nagkikipagtulungan po sa atin at nakuha na po pala yung dokumento na importante para sa pagpapayo ng kaso. Tomorrow po may papayo na yung kaso. Of course, hindi po bibitaw yung PNP sa lahat po ng inyong galaw. Nag-request na po tayo, yung PNP ay palaging nakaalalay maging sa inyong sekuridad, sa inyong bahay. Papasadahan po kayo every now and then ng mga pulis natin at barangay. Ngayon, sir, ano pa po yung kailangan ninyo at ano po yung pakiramdam nyo, ano pong reaksyon nyo?
dito sa mga chain of events? Okay naman po. Wala ho ba kayo natatanggap ng mga pananakot, sir? Mga yung pag-alagala dyan, mga nakamotor na may mga sukbit na baril sa bewang. Meron kasi mga ganun dati in the past na mag-ikot-ikot, magtatanong-tanong, tapos dadaan-daan yung mga kotse na walang plaka. Wala ho ba mga ganun nangyari? Ngayon po, idol, wala naman po kung pangyayari. Okay. Wala ho bang tumawag na mga Poncio Pilato para tangka kayong aregluhin? Okay, so wala pong tumatawag na mga Poncio Pilato, meaning yung mga taong mga pwede taga-gobyerno, mga kakilala nyo, kilalang tao sa lipunan, tumatawag para, uy, aregluhin na natin to. At baka kayo ma-pressure? Wala. Thank you for that, sir. I want you to be truthful to us and honest. Salamat naman po at sinabi niya. Para alam po namin kung ang susunod namin galaw at kung paano namin kayo masangga. So may tumawag pong konsehal ng barangay. Gabi po na dito po ang araw po dito. So tayo po nang pumunta po sila dito sa police station, nung kinuha na yung statement si Sir Jonathan, mayroon po pumunta dito ang isang konsehalan ng barangay na si Ma'am Ninfa Hernandez. Which is sinabi po na, kumbaga parang makipag-areglo na lang daw po dito kay Sir John. Ah, okay. Yung sinasabi ko, mga Poncio Pilato, nalalapit. Okay. Ano naman ang naging reaksyon ni Sir Jonathan doon sa ganong klaseng pananalita ni Konsehala? Opo, as per Sir John po, ang sabi po niya, mas gusto niyo po niya talagang ituloy yung kaso laban dito kay Sir John kasi daw po hindi daw po biro yung naging epekto sa kanya nung nangyari. Yun. Kumbaga hindi rin po niya pinansin si Ma'am Ninfa. Yan yung dahilan kung bakit tayo maglalagay, magpo-poste ng mga pulis at huwag na siguro malanggay kasi meron ng konsehala. Magpo-poste tayo ng mga pulis sa tinitirahan ni Sir para hindi siya ma-pressure. Kasi tulad yan, meron na, one pressure yan. Baka kasunod yan, konsehala, meaning kagawad. Baka sunod yan, si chairman. Kunyari lang, halimbawa, di ba? Pag chairman ang sumunod yan and then city councilor, aba, pabigat ng pabigat, mapipresyo nga itong tao. Kaya gusto natin, dapat walang lumalapit at gusto natin makapag-decide talaga ng uso si Sir na para sa akin, dapat ituloy ng maleksyonan itong mga naghari-harian dyan sa kanilang lugar. Thank you. Nagulat po ako na si Consiara po yung kasama po sa mga hariglo po. Kasama po ng mga tao na gusto pong mariglo sa akin na pinadala po na tao niyan. Okay. Ni Jan Von Cruz po. Kasama po si Jan Von Cruz nung makipag-usap sa inyo si Konsehala, sir? Hindi po. Ang kasama po niya ay siya na po si A.C. Bangilita, yung pong nagbukas ng parcel. Ano pong sinagot niyo kay Konsehala doon sa kanyang offer na pakikipag-areglo, parang representative siya, lumilitaw, ni John Von Cruz? Ano pong inyo pong kasagutan doon sa kanyang sinabi sa inyo? Hindi ko po tatanggapin. Tutuloy ko po yung kaso, yung demanda po. Okay. Ano pong reaksyon niya? Sinabi niya itutuloy ko yung demanda? Yun po. Hindi na po siya nagsalita na decidido po ako na ituloy po. Okay. Very good. Sige po. Step 1 na po yan. Pero sir, sa mga susunod na araw, linggo, buwan, meron pa pong darating yan. So mag-ready lang po kayo. Okay? Kaya nga po pinapopostihan po namin kayo ng mga pulis para mabawasan po yung pressure at takot ninyo. Opo. At kung dumating po yung panahon na meron po mga umaligid-aligid po sa bahay ninyo o nakamotor o nakakotse na walang plaka, usually ganun eh. Diba? May mga text, magsapasabi lang po kayo sa amin para alam na po namin kung ano mga susunod na hakbang na gagawin natin. Ano po? Nung pong gabi ng 2023, may nagpunta daw po sa amin sa warehouse po sa May 2. Meron daw po nagpuntang tao doon na hinahanap daw po ako na gusto makapag-areglo. Hinahanap gusto makipag-areglo, hindi hinahanap para takutin. Apo. Okay. Ayun, yun ang sinasabi ko. Kung ako po masusunod, sana sir, wag. Pero, again, hindi naman natin mababasa yung nasa isipan ni sir down the road. Kung dumating po yung punto kayo po makipag-areglo, just let us know para naman sir, marami kasi pagkakataon, hindi na tayo tinatawagan ng mga complainant, biglang bumibito sa atin, pag tinatawagan natin, kina-cut off na tayo, yung bang pinuputol ang komunikasyon, naka-block na tayo, huwag naman saan mangyari, sir. Just let us know para atas naman kami. Hindi naman kami makulit. Pero sana, sir, bigyan natin leksyon tong taong to, napakayabang po. Ano po? Apo.
Ah, okay. Bago kayo kabahan, gagawin po namin lahat ngayon pa na ako po'y nabigyan ng mandato na para, di ba, mas lalo makatulong sa ating mamayan. At alam niyo naman po, sir, yung aking stand, di ba? He was less in life, she had more in law. Kayo po ang dahilan kung bakit po ako ay umakyat sa Senado, kaya dapat mas lalo huwag na huwag kayo matakot ngayon. Di ba? Di ba, sir? Okay. Tama po. Mas doble pong proteksyon ang mabibigay ko sa inyo ngayon. Tama po. Okay, sir? Maliwanag. Sige, sir. Mary, huwag mong pababayaan si Sir Jonathan. Ang gusto kong mangyari is masiguro na mawalan siya ng kaba o nervyos o takot. Although yung mga lumalapit o nagpag-areglo, hindi naman pala nanakot, pero still, pressure din yon. So dapat hindi siya pababayaan ng ating kapulisan, nandun pa rin yung suporta. Okay? Nabigyan na natin yung 10,000 paunang tulong kasi nawalan siya ng trabaho, ilang araw siya hindi nakapagtrabaho. Yes po, sir. Nabigyan na po natin ang 10,000. Okay. So ano assessment mo? Ikaw, Mary, diyan ka, on the ground. Ano yung assessment mo? Ano yung nakikita mo? Yung sitwasyon niya. Yes po, sa ngayon po, sir, si Sir Jonathan po, yun po, parang bakas pa rin po sa kanya yung takot. Dahil yung nakilera po, kumbaga hindi po yung tao yung nakalaban niya. And then nakita ko po personal yung kanyang labi. Yun po, medyo malaki po yung punit. Sir Jonathan, kadalasan, sa aking kadalasan, yung mga taong na umabot ng ganong klaseng pananakit ay nakakatroma. Pwede na po namin kayo samahan, i-recommenda sa isa pong dalubhasa para matulungan kayo, mabawasan, mawala yung inyong trauma para kayo po ay mais sa ilalim sa isang intervention therapy. Okay ba sa inyo yun? Gusto mo? Sa tali ko po naman ay hindi na po siguro muna kailangan po. Okay, okay. Yung po lang akin na po, hindi ko nalang yung pangamba lang po sa tao. Yun lang po, yung sa pangamba po. Kasi si Dr. Camille Garcia, yun yung suki namin, nakakapagbigay ng tulong yon sa mga taong nagkaroon ng trauma. Pero kung hindi nyo na kailangan, sabi nyo, then palagay ko, hindi mo talaga kailangan. So, sir, huwag ko kayong kakabahan, andito na po tayo. Ngayon pa, dapat mas lalong ngayon pa maglakas loob kayo, maging matapang kayo mga inaapi dahil andito na po ako, mas dobleng tulong may bibigay ko po sa inyo, ha, sir? Apo, totoo po yan, apo. Sige, sir. Ingat po kayo palagi, sir. Apo, salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Dalawa po pasasalamatan nyo, sir. Una yung mga netizen kasi sila po ang dami nila mayat maya nagtatag sa amin, nagtatanong ano nangyari. Please, tawagan apo nyo na si Sir Jonathan. Pasalamat po kayo sa mga netizen, sir. Ayun. Sa mga patawa po na narating patya at mga kakapwa ko, rider, salamat po talaga. Hindi po, rider, ordinary tao po, salamat po sa inyo sa suporta at tuloy-tuloy pa na pag-antabay. Sir, pasalamatan niyo po ating PNP, sir. Ay, opo. Yeah, sana yes, si po si Hilary po na lagi ko po na bala ko na po yung aming hepe. Ako, bisyon tao po ang aming hepe. Salamat po, hepe. Sa inyo po. Sa inyo pong oras. Ako naman, sa muli, nagpapasalamat sa ating mga netizens dahil sa inyong pagiging masugid na talagang sumusuporta dito kay Mr. Jonathan Rico. Nakikita ko talaga yung inyong pakikisa at pagdadalamhati doon sa naranasan niyang napakasakit na ginawa sa kanya itong si John Von Cruz. Yung inyong pagmalasakit, it's really very, very appreciated by us. Sa muli po, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, Colonel, at ako po ay sumasaludo po sa inyo. Sobrang thank you po, Colonel. Mabuhay kayo, Colonel. Maraming salamat din po kayo. Kung ano po ay matutulong ko po na aking tanggapan namin po dyan sa inyong presinto, magpasabi lang po kayo. Ako naman po ay handang tumulong sa inyo po, Colonel, maging sa inyong presinto. Dahil nakita ko naman po, masugid po kayong paggagawa ninyo ng trabaho para tulungan ang dapat tulungan. Salamat po, Colonel, ha. Andito lang po kami. Salamat din po, Colonel, po. Mabuhay po kay Colonel, sir. God bless po. Ito maganda kapag yung PNP tumulong sa ating mga kababayan. Tapos na itong, ano na ito? John Von Cruz. Sana huwag magpa-areglo itong si Sir Rico. Tama? Meron lumapit isa? Sabi mo, sakto yung sinabi mo, idol. Meron pa susunod yan, maniwala ka sa akin. May susunod pa yan. Sino mga po siya Pilato yung mga dadami? Mga po siya Pilato. Oh, hanggang sa kakapa sila ng kamag-anak ni Mr. Rico. Yung malapit kay Mr. Rico. Magaling mga mo yung mga yan eh. Sino kayong kamag-anak ni Mr. Rico o malapit kay Mr. Rico na pwede mga tito, uncle, di ba? Teacher niya doon sa school, tatay. Lalapitan niya na mayroon tanggihan ni Sir Rico. Naroon pa naman si Sir Rico eh.
Yun yun, himasimasi nila. Tapos ito nilapitan, lalapit ngayon kay Sir Rico. Oy, patawarin natin to. Eh, mga ganun style. Well, nasa kay Sir Rico yan. Pero mas medyo mas okay yan kaysa naman yung dadaan-daan na may mga sukbit na baril. Opo. Tapos yung motor. Tapos yung paikot-ikot. Yun yung dobling, tripling nakakapikon. Okay, ano to? Sir, baka pwede ilipat na lang ng tirahan. Medyo mahirap ito, yung ilipat ng tirahan. Dahil nandiyan yung mga pamilya ni Sir. Pero good suggestion. Kung papayag siya, why not? O nga naman. Kasi usually yung tao, pag nandiyan sa kanyang lugar, eh, establish na siya dyan. It, maliban na kung meron talagang very, very valid reason. In this case, this could be a valid reason na para siya mag-move out, lipat siya ng kanyang tirahan para nang sa gayon, hindi na siya abot nitong si Bon Cruz na ito. Pwede rin. Sige, mamaya, sasuggest natin. Kung gusto ni Sir Jonathan, hanap tayo ng way na para malipat siya. Malis yung kanyang kaba. Pwede rin. Good point. Si Maria Helena Duenes ang nagsuggest yan. Yes, Maria Helena Duenes. Suggest po namin yan kay Sir Rico. Pag pumayag siya, approve. Mabilis pa sa alas 4. Gawin natin ang paraan malipas.